Bati ng kasaganaan ang ipinapaabot ko sa bawat isa sa inyo, mga minamahal kong magulang, kapatid sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang ating pong pagninilay at pag-uusapan sa mga ilang sandali ng ating pagniniig ay patungkol sa God will supply our needs. Ito po ay nakabatay sa banal na aklat mula sa sulat ni San Pablo sa taga Filipos. Ang kabanata ay 4, ang mga talata ay 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Uli, maraming salamat po mga minamahal kong magulang at kapatid na po ay inyong sinamahan sa ating ilang sandaling pagninilay. Sapagkat marami ang nahuhumaling sa maling kaparaanan, matugunan lang ang kanilang pangailangan sa bawat araw. Pag sila'y nagigipit, may kasabihan nga ay sa patalim kumakapit. Sa kanilang pangailangan finansyal, marami dyan ang solusyon ay lumapit doon sa mga umiikot na mayroong putong sa ulo. Kilala niyo ba yung mga may putong sa ulo? At dyan po sila umaasa na masolusyonan ang kanilang pangailangan, kakulangan sa kanilang mga pangailangan. Subalit mga kapatid, ang katotohanan na kahit tayo ay kinakapos, pwede nating magpalain yung ating kapwa. Kaya nga, ang sino mang nagpala sa kanyang kapwa, lalong-lalo na doon sa mga lingkod ng Diyos. Ibig sabihin, may kilala kang lingkod ng Diyos, hindi mo siya pinagdadamutan. Ano mang bagay na pwede mong ma-i-offer sa kanya, ay ginawa mo, tsak yun, pagpapalain ka rin ng Panginoon. Magagawa kasi ng Diyos na ibigay ang lahat ng ating pangangailangan upang hindi tayo magkulang sa anumang bagay. Ang tumulong magpadama ng pagmamahal sa kapwa ay tiyak kalulugdan at masagalang babayaran ng Diyos sa pamagitan ng mga biyaya na kanyang ibubuhos sa ating mga buhay. Kaya huwag maging madamot, may pagkukulang ka sa iyong mga pangailangan. Huwag mabahala sa Diyos mo ipagkatiwala. Sabi nga sa 1 Pedro 5:7, huwag kang mabalisa. Sa halip, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong pangangailangan sapagkat siya ang Diyos na kumukupkup sa iyo. Kapag ikaw kumukupkup ng isang aso, ang aso ay hindi yan ang problema kung ano ang kanyang kakainin kasi ikaw na nagkupkup sa kanya ay mayroong responsibilidad, obligasyon na siya ay pakainin. Kaya pag tayo ay nagpaampon sa Panginoon, ang ating pangangailangan ay nilagak natin sa kamay ng Diyos. Problema na ngayon ng Diyos na ikaw sa iyong pangangailangan ay kakatagpuin ng Diyos. Bakit? Siya kasi yung Diyos ng kasaganaan na sa Kanya nagmula ang lahat ng pagpapala. Sabi nga ni salmistang si Haring David sa 24:1, ang daigdig at ang lahat ng naroon, si Yahweh na ating Panginoon ang may-ari noon. So kung siya ang may-ari, bakit tayo mababahala? Bakit tayo mag-alala sa ating mga pangailangan? Ang kailangan lang ng Diyos, makita sa puso natin na tayo ay totally nag-submit, nagtiwala sa kanyang pangako at ito naman ay hindi mabibigo sapagkat kapag ang Diyos ang nangako, ito ay kanyang tinutupad at lahat ng kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Pinagpalang araw muli sa inyong mga magulang at kapatid ko sa ating Diyos na buhay.